Labis ang pasasalamat at sobrang saya ng pamilya ng Lola Centenaria ng Santa Elena kay Governor Egay Talyado at Congresswoman Josie Banning Talyado matapos sa sorpresahing hatiran ng regalo at birthday cake sa kaarawan nito bilang 100 taong gulang. Si Lola Eugenia Maravilla ay kabilang sa pinapabilis ang proseso ni Congresswoman Josie Banning Talyado na agaran siyang makikipag-ugnayan katuwang si Governor Egay Talyado sa Provincial Social Welfare and Development Office at Department of Social Welfare and Development Office upang mas mapabilis ang pagsasaayos ng mga dokumento ni Lola Eugenia at matanggap na nito ang insentibo mula sa pamahalaan. Ayon kay Rosemarie Maravilla Maige, 52 anyos, anak ni Lola Eugenia, naikwento nito ang sikreto ng kanyang ina kung kaya't nakarating ito sa edad sa kasalukuyan. Dagdag pa nito, sila ay dating 6 na magkakapatid, ngunit ngayon ay 3 na lamang, ngunit hindi ito naging dahilan upang hindi maalagaan ang kanilang ina. Sa paghihirap niya sa amin noon, eh kahit papano, eh hindi man po namin matumbasan, eh kahit papano man po ay nakakabawi-bawi po na po. Ayun nga po, iwas bisyo, laging panalangin, manalig sa Diyos, sa Panginoon. Magkahalong saya ang naramdaman ni Rosemarie habang kanyang kausap si Congresswoman Josie dahil halos abot kamay nila itong nakadaupang palad mismo pa sa kanilang tahanan. Masaya po. At kami binisita niya. At binigyan ng konting regalo. Bless po sa amin. Samantala, may panawagan rin si Congresswoman Josie Banning Talyado sa tanggapan ng DSWD na bilisan ang pag-facilitate at pag-process ng mga benefits ng ating mga centenarians kung saan sila ay most vulnerable sectors ng ating lipunan na sila ay dapat alagaan at bigyan ng atensyon lalo na sa panahon ngayon. Batay sa Centenarians Act of 2016, Republic Act 10868, ang lahat ng Pilipino na tutuntong sa edad na 100 taong gulang ay makakatanggap ng letter of felicitation mula sa Pangulo ng Pilipinas na nagbibigay parangal sa mga centenarian at sila ay makakatanggap ng nagkakahalagang 100,000 piso bilang cash gift. Angela Azania, BHTV News.